What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Viral ngayon sa mundo ng social media ang Teo Manoy Balitang, Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nagkaisa para tanggalin na ang K-12 program ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Aba, dapat pero lang. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kinumpirma na nga ng isa sa pinakamakapangyarihang kongregista ngayon kung saan isa si Representative Gloria Macapagal Arroyo sa mga unang buboto para tanggalin ang K-12 program na nooy pinasa ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang naging resolusyon. Buboto si Arroyo para hindi na matuloy pa ang nasabing 2 years additional para sa senior high school o di kaya'y maging isa ito sa voluntaryong pagpipilian na lamang ng mga estudyante. Tama yan. Dapat lang talagang burahin na yung K-12 na yan dahil yan ay isa lang na pahirap sa ating mga estudyante, lalong-lalo na sa mga magulang, no? Imbis na 4 years na lang ang kukunin at makakapag-koleyo na, is napakatagal pa ng binubuno nila, 'di ba? Ano ba, bakit nyo ba pinasay ang K-12? Para saan ba yan? Oh, ano, para maging matalino o matuto maigi yung mga estudyante? Mar Joseph, kahit gawin yung 10 years o 20 years yan, kung wala talaga sa isip na gustong matuto ng isang estudyante, eh hindi matututo yan. Pero kung nasa puso niya yung pag-aaral, eh matututunan niya lahat ng dapat niyang matutunan. Di ba? Eh, mas maganda na yung 4 years eh. No? Pagkatapos ng 4 years na first year, second year, third year, fourth year, makakapag-college na, makakapag-trabaho na, pag nakatapos ng college, makakatulong na sa mga magulang nila. Yung pinagpatupad niyan talaga, is talagang gusto puro pahirapan eh. Di ba? Mar Joseph, hindi mo na nakitaan ng para sa ikagiginhawa ng mga Pilipino yung ginagawa. Lagi na lang ganyan eh. O ngayon, mas maganda yan, aksyonan at mawala na yung K-12 na yan. Wala naman na itutulong yan eh. Ibig sabihin, ayos lamang hindi mag-undergo ng senior high school ang mga kabataang gagraduate ng junior high school. Dahil naniniwala si Arroyo. Ang ganda ng hairline ni Ma'am Gloria, no? Yo, at ang majority pa ng Kongreso na walang naidulot na mabuti pagdating sa pag-a-apply ng trabaho ang nasabing 2 years additional program ng nooy dating Pangulong si Aquino. Ayon pa kay Arroyo, mas mainam nga lang daw ang training courses mula sa TESDA na mas pinipili pa ng mga kumpanya dahil ito ang isa sa mga sertipiko na nagpapatunay na skilled worker ang isang empleyado o mag-a-apply pa naman ng trabaho kahit secondary education lamang ang natapos nito. Mas magbibigay raw ito ng oportunidad para sa mga kabataan na makatulong, lalong-lalo na sa kanilang pamilya na naging mahirap ang sitwasyon nung sila ay sapilitang pinasok sa senior high school. Kaya naman, iminungkahi ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na mas mainam para raw hindi gawing compulsory, maging voluntary na lamang para sa estudyante ang nasabing programa. Bukod sa mas matitipid ang panahon, mas makakatipid raw pagdating sa pananalapi ang mga magulang na naghihirap at naghihikaos na mapaaral lamang kanilang mga anak. Dahil ayon mismo sa ilang mga survey na ginawa ni Arroyo, pabor ang mga magulang na tanggalin na o maging voluntaryo na lamang kung sino ang kabataang gustong magkaroon ng pagkakataong dumaan sa senior high school. At mas mapadali ang kabataan
sa kanilang paghahanap ng trabaho o makakuha ng sertipiko mula sa TESDA na mas kinikilala hindi lamang sa atin, kundi pati na sa international din. Ayon pa nga sa inquire.net, Arroyo proposed K plus 10 plus 2 to produce job ready grad. Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo is proposing the conversion of the current K-12 basic education curriculum into what she called the K plus 10 plus 2 program. The former president, who is now a Pampanga representative, said she had filed a bill pushing for the shift. During Wednesday, joint hearing of the House Committees on Basic Education and Culture and on Higher and Technical Education, the panels were then fine-tuning House Bill Number 7505 or the proposed act strengthening the Technical Vocational and Livelihood TVL curriculum for senior high school. Arroyo noted that numerous studies, including that of Department of Education, had shown that a TVL curriculum and the 2 years of senior high school had failed to meet its original goal of producing job-ready graduates. She said that in consultation with Vice President and Education Secretary Sara Duterte and with the knowledge of President Ferdinand Marcos Jr., I have filed a bill. It's going to be called K plus 10 plus 2. The last 2 years will not be VocTech. They will similar to foundation college courses in Europe, where they are preparatory to university education, the House leader explained. Under the scheme laid out in her bill, she said, student will graduate upon completing fourth-year high school. Then the last 2 years will be post-secondary or pre-university for those who want to proceed to be a professional degree. End quote. Tama naman yun eh. Kasi talagang pahirap lang yan sa mga magulang eh, di ba? Lalong-lalo na syempre, kung ang magulang ng isang estudyante ay hindi naman talaga ganun kayaman o kapera. Talagang nagtatrabaho lang talaga para talagang mapagtapos ang kanilang mga anak. No? Syempre, inaasahan nila yan eh. Pag nakatapos yan, yan ang makakatulong sa kanila. Magiging katuwang sa hanap buhay, ganyan, lahat. No? Eh kung tatagalan pa, eh kung syempre isang kahig isang tuka lang, mahihirapan yun. Yung mga magulang, 'di ba? Malaki ang gasto sa pagpapaaral, 'di ba? Siyempre kailangan natin pag-aralin ng ating mga anak, no? Pero kung yung ganyan na K-12 na 'yan, talagang malaking pahirap 'yan. Pero kung ito istatanggalin na nga, no? Mas malaking ginhawa 'yan sa mga magulang, no? Lalong-lalo na yung mga hindi naman ganun ka nakakaangat sa buhay na mas malaking tulong sa kanila 'yan, no? Para mapagtapos nila agad ang kanilang mga anak. No? Yun naman dapat ang tinitignan eh. Yung mga taong bayan bago kayo magpatupad ng batas ng kung ano-ano. No? Kung saan ba makakaluwag yung mga kababayan natin. Dahil hindi naman lahat ng mga kababayan natin eh mapepera at mayayaman. Hindi naman sila lahat ganun. Dapat lagi yung tinitignan yung sitwasyon ng bawat tao. Dali ang salita, kinumpirma ni Pampanga Representative Gloria Arroyo na siya'y nakipagpulong kay Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte na siya'y mayroong pasinayahan ni President Bongbong Marcos na maiging tanggalin na ang K-12 program at magkaroon isang stable na pananaw ang DepEd kung saan makakagraduate na ang 4th-year junior high school at magiging voluntaryo na lamang ang 2 years additional. Ang K-plus 10 plus 2 na programa ni Gloria Macapagal Arroyo ay layong ipalit sa kasalukuyang K-12 program na isinusulong sa Kamara. Isa lamang itong patunay na tuluyan ng tatanggalin ang K-12 program ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mga graduate nga sa college, hirap pang makahanap ng trabaho. Mas lalo na yung senior high school graduate lang. Additional gastos sa mga magulang. Taba. Sayang ang panahon sa mga nag-aaral. Isipin natin yung 2 taon na additional studies. Walang kwenta. Pahirap yung K-12 na yan. Basta Aquino, yan ang alang nagawa at palpak pa. Sana nga tanggalin ang K-12 na yan. Kabno yan na yan. Lalo na tinatamad mag-aral ang mga kabataan. Kaya marami ang nag-aasawa na lang. Yan naman ang tama eh. Pag natapos ka ng 4th year,
Mamimili na lang ang student at pamilya nila kung vocational or four-year course ang kukunin. K-12 is useless. Ilang mga natapos ng K-12 hindi naman makapasok ng trabaho. Mas itulak nila ang TESDA, mas okay pa. And ko. Tama yun, mas itulak na lang nila yung TESDA. Wala naman kasi na itutulong yan, dagdag 2 years na yan eh. No? Namin, at pinagpaplanuhan namin ng mga solusyon. Right now, merong direksyon na pinag-aaralan na tanggalin, gawing voluntary ang grade 11 at 12 para sa mga higher education. Nagutos na ang Pangulo na kailangan na pag-aralan, gumawa na rin ang batas si former President Gloria Macapagal Arroyo na ganun ang direksyon ng K-12 program dahil hindi naman yan nasagot ang problema sa kalidad ng edukasyon. Ang ginawa lang kasi nila noon, they tried to be at par with other international standards ng K-12 na hindi naman po lahat ay naka-abroad at nangangailangan ng K-12 program. Madami din sa ating mga learners na nandito, nagtatrabaho at hindi nangangailangan ng K-12. Mm. Ang mandato lang kasi ng basic education, natutunan kayo ito sa halos isang taon. Mandato lang kasi ng basic education ay basic literacy at functional literacy. Ay ibig sabihin nakakabasa, nakakasulat, at nakakaintindi. Yun yung requirement ng basic education. Ang higher education, yun na po yung specialization. Ibig sabihin, mag-nurse ka, mag-doktor ka, mag-guro ka, yun na po yung para sa higher education. So yun po yung isa sa mga direksyon na pinakabuha ngayon ni Pangulo Marcos na pinag-aaralan din namin kung paano i-implement kasi gusto niya i-implement sa pinaka mabilis malalim panahon. So yan po yung mga updates namin sa Department of Education. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre dapat talagang matanggal yan. No, kung ano man ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino ay sibake na tanggalin na, no? Kasi pinapatupad nila yung batas na yan ang hindi nila pinag-aaralan. Basta salpak lang sila ng salpak ng kung ano-ano, 'di ba? Buti nga ngayon at nandiyan si BP Sara at merong iba na talagang nagkumokontra diyan sa K-12 at napansin na nila na talagang pahirap yan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magulang at estudyante. No, malaking ginhawa yan pag nawala yung K-12 na yan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.